guys, I'm Anju. Hi guys, I'm Dimuel. Hi guys, I'm Jovian. Hi, I'm GM. And we are the Andy Joem. So for today's video is very special. Dahil mabibigati ng ating mga guests for today. Malamang! Parang walang energy. Paano ba may energy? Dahil! Dahil! Bigati, hindi mabibigati. Bigati. Dahil ngayon, iba ang content ng dalawang planeta. Dapat magbabanggaan na. Dalawang building. So for today's video is very special. Yes. Dahil dalawang globo ng MOA ang magtatapatan ngayon. Ikaw mas yung planeta eh. Mas maliit yun ay. Nag-suggest na nga kami. Dapat nag-iisip kayo kakaiba. Pwede bang dalawang air balloon? Tsaka alam mo ba, Andrew? Uh-huh. Napapunta ka na din dito. Pero ready ako, madam. Thank you. So, anong gagawin natin for today? So, ngayon is magkakaroon tayo ng debattle. So, magde-debattle ang dalawang madam, Madam Petite and Madam Ellie. Isang witty and isang funny. Witty na witty. Ikaw na lang yung witty, Nay. Ayoko, hindi ka lang witty. So, may nakahanda kaming mga category na ibabat sa inyo. Ano ito ba? Parang deklaban. Mm-mm. So, meron tayong argumento at meron tayong isang paksa na pagtatalunan. Hindi na parang makahiya. So, ready na ba kayo mga madam? Ready na! Go! Ako pa ba? Energy na! Aba, syempre. Ang first na magbibigay ay si mama. Okay, eto talaga. Ano yung ito sa mga pinag-aawayan ngayon sa henerasyon na ngayon. So, ang tanong, sino ang uunahin mo? Kay Madam Ellie, sigaw ng puso mo, kay Mama Petite, sigaw ng jowa mo. Ang unahin ko, sigaw ng jowa ko. Kasi takot ako. Kasi ang jowa ko, nanay ko. Sorry po, Mama. Siyempre, sigaw ng jowa ko, ang unahin ko. Dahil? Dahil yun ang gusto ko, wala kang pakialam. Hindi, sigaw ng jowa ko kasi ang ibig sabihin nun, sinisigaw niya yung nararamdaman na mahal niya ako. Hindi ka ba fraud? Hindi niya pa sinigaw na ano? Sinigaw sa miso. Ikaw? Unahin ko yung sigaw ng puso, kunahin. Kasi kung wala akong puso, edi wala din akong jowa. So, mauna muna yung puso bago ang jowa. Diri. Nay, mauna yung puso. Lalo na pag may maintenance medicine ka na. Kailangan mag-isip din. Ako talaga, bago maging jowa, iisipin ko kung jujowain ko ba ito o hihingan lang ako. So, ano kasagutan mo dun, Nay? Sa puso din siguro. Tayo lang tayo. So, ang hatol ng mga judges. So, ako, grabe yung conviction ni Nay Petite. Pero nakita ko yung pagiging kalma ni Madam Ellie. So, I'll go with Madam Ellie. Kasi tama nga naman kung may sakit ka sa puso, di ba? Hindi ka na makakasigaw eh. Mamamatay ka. So, ano? May sakit sa puso? Ano? Maiiba ang lyrics ng kanta. Guess mine, it's not the first heart failure. Ay, hindi. Kay Nay Petite. Ang ganda nung panap nung huli. Bumawi ka. Ikaw na. Ako mas gusto ko yung punto ni ano. Gusto mo yung guyabano. Kaya matam ako. Bakit na yung guyabano? Ano ko? Saan ko siya pinagli? Wala akong gusto sa inyong dalawa. Palo kayo dyan. Hoy! Taong Repolyo, tingin mo. Kung Repolyo ang anak mo na, ibibilin mo ba siya? Bakit? Oo, kailangan ko. Kasi yan, ang laki ng pakinabang sa akin yan. Bakit? Kasi nung bata pa yan, pag may birthday, pinapahiga ko lang yan sa mesa. Doon tinutusok yung mushroom.
So that explains it. Happy birthday. So kaya ba na Melican? So kaya ba na Melican? Hindi, final na wala. So ako, I will choose sa nagbigay ng puso and nagmitay ng determination and inano niya talaga eh, sina sa puso niya yung pagsasagot. I will go for... Hindi na yung gamot. I will go for... No, you don't do that. I will go for Nay Pepay. Pasensya ko sa anak ko. And then I will go for Nay Pity. Yeah. Ikaw naman, ma. Bilang ikaw ang nagtanong, kanino ka na-impress? Ako talaga na-impress ako sa sagot ni, ano, Nay Pitit. Kakaiba kasi yung, ano, bigkas niya ng mga sinasabi niya. May conviction. Tsaka may abon. Oo. Tsaka pag nagsalita siya, aning mo siya, para papakinggan mo yung mga sinasabi niya. Kasi, ano, grabe talaga yung mga sinasabi niya. Sabi niya, mas unahin niya yung sigaw ng puso, ng jowa niya, kasi yung jowa niya nanay niya. Siyempre, nanay mo yun eh. Takot yung nanay, takot sa nanay natin. Tsaka ba nalo dito, siya bang uuwi nitong bahay? Saan bulat? Paano mo iuwi? Backpack. Napapold kasi to. 1 point kay Nay Pitit, kay Madam Zero. So, next category natin. Ano nga ba ang nauna? Oh. Itlog or manok? Ang itlog ay kay Madam Ellie, kay Nay Pitit, ang manok. Sino mauna? Ako naman mauna. Next category. Or gusto magpalit tayo? Pwede rin. Papagbiga. Hindi, okay na. Nauna ang itlog na ipitit. Kasi, paano magkakaroon ng manok kung hindi siya nanggaling sa itlog? Panlalaki ka ba? Pang ilan ang itlog? Di ba sa pangalawa lang yan? Ano una? Manok. Tsaka yung itlog. Tsaka. Ay, hindi na eh. Mali ka doon. Ako yung nauna ko itlog. Tapos puwet na. Diyos ko, napakapait. Napakahalay. Napakapait. Kuya. Sa akin, ang nauna manok. Kaya nga hawak siya ni San Pedro, di ba? Hindi, manok talaga! Bakit ang itlog at manok pinag-usapan natin? Itlog at manok ang pagpipilihan. Tsaka sa Andox, ang tinitin na manok. May itlog deny. Pero... Ano? Oo nga. May itlog din, mura nga dun eh. Sa San Pedro pala, sa Chokes to Go. Oh, walang itlog. Puras manok. Oo, oh, kaya manok talaga. Ako itlog talaga. Bakit? Wala lang. Gusto ko eh. Oh. Ang minsan sa buhay, hindi tayo binibigyan ng choice eh. Binabato na lang sa atin. Tsaka pinag-aaway tayo. Pwede ba yun? Pwede. Parang hindi pa tingbayag mo na. Kaya una talaga yung itlog. Tawa ka, di ba? Oh, sa pun, lakpan mo. Iyon ang tawa na bless mama. So, ang atol ng mga judges, so... Ako, I'll go for... Ang ganda ng pinunto ni Madam Ellie. I go for Madam Ellie this year. Na ano pinupunto? Wala? Walang nasagot? Hindi, sabi niya, paano nga naman magkakaroon ng manok kung walang itlog? Oh, naku. Grade 2, yun lang isasagot sa'yo. So, Emma Lou... Ako, mas gusto ko si Madam Ellie kasi parang di sineseryoso ni Nay Pitit. Parang lahat biro sa kanya. Shhh! Uy, baklang Repolyo! Baklang happy birthday ni Kila. So, kaya ano ako kay Madam Ellie kasi may sense. Wow! Hindi ba kampas? Ako, mas gusto ko yung sagot ni ano, ni Nay Pitit talaga. Grabe din, nagusto ko yung sagot niya na nauna talaga yung manok, bagong itlog. Kasi diba, manok muna, bagong itlog. Oo, totoo naman talaga yun. Manok, itlog, puwet. Kaya sabi ko, nagkano ko ng enlightening, oo nga naman. Ganun talaga. Enlightening, no? Ano ka, wow. Eh, kasi laging gusto ng mga bako, eh, manok muna, bagong itlog. Yes! So, go for Nay Pitit. Totoo yung manok talaga. Tapos itlog, puwet. Tapos pagkatapos
isang puwet, doon na makukuha yung pagka, yung iniinom ng manok. Yung tinatawag na tumbong oil. Ikaw, Andrew. Ako, for me, sinapuso niya talaga yung pagsagot eh. Kasi niya. Oh. Saka ano, meron siya ang tinatawag natin convenience store. Doon ako sa may-ari ng bahay kay Madam Ellie. Oh, talo ka this round, ma. So, question naman ni Mother na. Ang tanong natin ay, sino, eto matagal, naging controversial din kasi ito eh, sino talaga ang dapat nagtatanong? So, si Madam Estudyante, si Nay Petit ang guro. Ayan. Sa Miss Q&A ko ito nakuha eh. Kay Mother Chief. Sino mauuna? Sino ang dapat magtanong, estudyante o guro? Ang mauuna si Nay Petit naman ulit. So, go. Lahat may karapatan magtanong, maging estudyante man ito o maging guro o maging ordinaryong tao. Kasi kailangan natin matuto. It's a give and take process. So, sino nga na dapat nagtatanong? Lahat pwede magtanong. Kasi yung estudyante pwede maging guro. Yung guro pwede maging estudyante. General agad. Ikaw madam. Tsaka na yung sasagot ko. Principal ang isagot. Principal na pwede maging superintendent. So, ako talaga, I stand by my ano. Talagang estudyante. Dapat matuto talagang magtanong ang mga estudyante, ang mga bata. Diba? Kasi doon ka natututo eh. Paano pag tinanong ng estudyante, absent ba si Marco? Nagtanong din siya. Eh, wala yung nagtatanong, absent nga. Paano mo ipapaliwanag yun? Ay. Ipapaliwanag na ano? Yung guro, nagtatanong din. Asan si ano, absent? O, nagtatanong yun. Paano sasagutin ng estudyante na absent talaga siya? Excuse letter! Excuse slip. Dapat lahat transparent. Dapat lahat may pruweba. Nag-text na lang. Bawal yung cellphone sa school na eh. Kino-confiscate. Hindi. Sa inyo, public kayo. Sa private. Tsaka iPad sa amin. Huwag ka. May cherry aqua essence ka. Tama siya. Oo, lahat na magtanong estudyante para matunod. Tama ka, Ben. Oo. Pero ako, sobrang talagang proud ako sa mga teacher kasi ang dami ko natutunan. Kasi pala tanong ako. Kaya may point. Oo, tsaka hindi ako magiging pity group ko, Ben. Kunis sa mga group. Totoo. Ito ay isang handog namin sa mga teacher. Hello po. Congrats and maraming salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Dahil lang, paniniwala ko talaga, ang teacher ay hindi isang profession, kundi isang vocation. Inaalay mo yung buhay mo para sa mga estudyante, para matuto sila para sa kinabukasan ng buhay nila at ng bansa din natin. Tsaka sila talaga dapat tinatawag ng mga tuloy na bayani bukod sa mga OFW. Yeah, I have so much respect for my teacher. Oh, respect yun with an S. Baka i-correct na naman ako sa grammar ko. Pero I have so much respect for them dahil nga, bukod sa kanilang pagtsatsaga araw-araw, ang hirap maging guro. Ang hirap nga maging magulang. Naiisa o dalawa lang anak mo. Paano pag guro ka 30? Minsan 50 pa, no? Totoo. Sa isang classroom. Okay. Hatol. Ako si Madam Ellie ulit. So kay Madam Ellie ako kasi naniniwala din siya sa sinasabi ni Madam Ellie. Dapat ipapaniniwala ka sa sarili mo. Dapat ikaw unang natitiwala sa self mo. Kasi walang ibang magtitiwala sa'yo kundi yung sarili mo lang. Uy, repeater ka! Repeater ka din! Tapos makapagbigay ng ano, mista. Ikaw, Jobe. Mama. Ako talaga, ano talaga, kaya naipitip ko talaga. Kasi ano eh, kahit sabihin mo na hindi mo naiintindihan yung sinasabi niya, nararamdaman mo yung gusto niya iparating. Yes. So I go with naipitip. Grabe talaga yung mga sinasabi niya. So malatak sa puso at isipan ko. Meron siya na. Puso at isipan mo na. Ako, grabe yung paninindigan ni naipitip. Gusto ko yung mga puntos na sinabi niya. Pero kay Madam Ellie. Hindi. Kasi tama si Madam Ellie. Grabe yung respect. Pero ano, grabe yung puso ko. Parang torn ako sa kanila. Kasi si Nay Petit, naniwala siya kay Madam Ellie. Sumang-ayon siya eh. Tapos si Madam Ellie naman, parang gusto niyang ibalik din kay Nay Petit. Hindi niya kaya. Pero yung overpowering kasi si Nay Petit eh. Grabe yung conviction niya sa pagsasalita. So kay Madam Ellie ako.
Huy! Kaya Madam Ellie, so this round si Madam Ellie ang nanalo. Mahalaga tong tanong na to. This is, anong oras ka uuwi? This is very personal. Anong mas pipiliin nyo? May double chin o walang leeg? Kay Nay Petit ang double chin, kay Madam Ellie yung double chin. Kay Madam Ellie yung walang chin, ay walang leeg. Well, mas pipiliin ko magkaroon ng double chin kasi multitasking ako. Pag may double chin ako, pwede kong talian at gawing face mask. Or a stapler lang. Hila dito, takip. Ayoko na lumaban, mga kaibigan. Okay na ako doon. Gusto ko din ng double chin. Mahal kasi yung face mask. Bakit? Kasi pag wala kang leggings, walang sasabihin sa'yo, neck, neck mo. Neck, neck mo. Gusto ko yun, Nay, no? Concept ng double chin. Oo. Igawin na lang face mask. Kasi kailangan nyo yung panahon ng mga ganun. Totoo. Pero pag sa batok naman, yung ito, Nate, pwede mong ibang hood. Hoodie. I agree with Nay Petit. Gusto ko yung function na yun. Tsaka, ang hirap pag walang leeg na. Walang leeg. Kasi pag wala kang leeg, pwede ka maging commercial model ng shampoo. Bakit? Head and shoulders. Diretso na. Baka naman daw, sabi nila. Baka naman head and shoulders. Na special mention. Oh, walang leeg, oh. Tsaka pag wala kang leeg, wala kang stick neck. Diba? Meron ka ba? Bisa, minsan lang, wero. San ba na, san ba na? Ito. Pwede ko yung face, man. Social distancing tayo. I go with Nay Petit. And suko na ako. Gusto ko yung function, yung face mask function. Oo. You got me there. Yes. Pwede naman ninja. Buta sa mulo na dalawa. Ninja. Ako, gusto ko yung sagot ngayon ni Nay Petit kasi pandemic friendly. Pero ayoko na tanong mo. Hindi, gusto ko yung rason niya kahit palakain siya ng cake ngayon. Ginawa niyang rason yung face mask. So, I go with, ano, Nay Petit. Yeah. Ako, kitang-kita naman natin sa laban, sumuko na si Madam Ellie. Parang nag-agree na siya kay Nay Petit. But I have to go to Madam Ellie. Kasi nakita ko yung pagiging mabait. Yung parang, alam mo, mapagbigay sa kapwa. So, generous. So, hindi man napunto man ni Madam Ellie, ni Nay Petit yung mga sinasabi niya, kindness will save the world. Tama. Tsaka patapos na ang pandemya. Yes. Napaka-generous. Binigyan ako maraming gamit. You go with Madam binigyan ako naman ng Melina, ano, yung ice maker. Binigyan ng kandila. Binigyan ako ng soundbar. Binigyan ako ng cellphone. So, sino dapat ang manalo? T-shirts! Oh! Siya ang nag-iisang Ellen DeGeneres. So, sino dapat manalo sa tingin? Siya! Pangit yung face mask ko. Kaya yung magnabasa ng ulang wala na yun. Paano nangyari? Tsaka. Naka-allergy. Ikaw. So ako, I will go for Nay Petit. Napakaganda. Sa akin. Go for Madam Ellie, mapagbigay. Tama. Madam Ellie. Okay. Hindi ako talaga, kahit talaga mahili siya, ipaglalaban ko yung sagot ni Madam Ellie. Dahil nga sabi nga ni Nay Petit, napaka-generous ni Madam Ellie. So, at mamaya may pa-5-book each. Tsaka gusto ko ganyan. I love it. Hoy, baklang repolyo. Ito ba nag-iisang baklang repolyo? Tsaka pinakamaganda dun sa baklang repolyo, dinagdagan mo ng detalye. Kasi importante yung detalye, yung baklang repolyo na tinusok-tusok ng hotdog. O, yung mga marshmallow, tutog na doon. Happy? Yes, baka may bisita. Ayaw, happy birthday! Pag ano ka na lang, ano mo sa repolyo, tinutusokan? Yung ano ng saging. yung katawan ng saging, di ba? Oo, sa probinsya yun, yung pagpiesa ng ano, mga patay, di ba nutulutog yung ano.
Tingnan mo, kung kumakas silang dyan, gawin mo din. Okay lang yan, may mga tagyawat ka. May ano siya, may wisdom sa babawi siya. Okay lang yan. Anong advice mo sa kanya na? Ano, in every pimple that you have, there's always a story to tell. Anong story? Isa isa yun nga? Unang story mo, sa bungero tatay mo. Tapos pag walang, di ba ikaw yung ginagano sa manok? Kasi silang alagang manok. So kailangan ka lang manok. Kaya marami. Next story. Hindi siya nag-iilamos. Bago matulog, dinadaga. Oo, ay naman siya dinadaga. ano next? Ang dami pa. PM mo na lang, Neno. PM ko na lang sa'yo. Nasa 2,700. Nasa page 2 pa lang tayo. Dalawa pa lang nababanggit. Overall na, itong overall. Tsaka kaya niya mag-magic. Bakit? Pag pinasulid yung barbecue stick, kaya bunutin. Eto nga eh, nakita ko eh. May lamong na dumapugin na nun. Nawala. No, hindi, lumipad ulit. Nagpahinga lang sa loob. Paano magpahinga? Paano magpahinga? Marami na tayong baon kay GM. Overall na overall. Ano GM mo na overall? Wala akong gusto. Next tayo. Ako overall. Iisipin ko kita ng tawag ha. Pagbalik mo. Magandaan. I'll go with Nay Petit. Grabe talaga yung inano niya. Madam Ellie, sorry. Sana puputay mo pa ako sa bahay mo. Of course. Pero kay Nay Petit ako this time. Nay Petit, alis ka na. Kay Madam Ellie talaga. Pero yung magandang mukha mo na. Oh, dito ba talaga siya tapos? Isang picture. Alam mo ba, dyan na invento yung mga laruan ng bata. Anong laruan? Yung may pinapasok na letter A. Isang ba color? Ah, talaga ba? Letters, alam mo yun? Yung may circle, may triangle. Ako, overall, kay Mad... Nay Petit, grabe yung ano niya. Yung panlalaki niya. Grabe. Eto pa. Page point na. Ito niya maligo yan. Yung mukha parang pandilig ng halaman. Ang mga nagtugin dito. Ganun siya magdilig ng halaman. Ayaw ba na? Ako talaga, walang duda na ipitit kasi tapos na yung laban, binibigyan niya pa tayo ng mga ano, mga mabubo, ano, bubala. Bakit kasi ng question mo? Walang leg, walang leg. Anong hirap kayo mong walang leg. So I go with na ipitit na lang. So si na ipitit ang majority. Yeah! Congrats na! Meron pa ako sa'yo! Ano pa na? Siyempre sa next vlog! Sa mga kaan, bro. Parang gusto ng libro. Gagawa ng libro, Nay? Oo! Maganda yun. Talaga ba? Oo! Butas-butas sa Manila Zoo. Butas-butas sa Manila Zoo. Ay, may balita na siya, team song na siya. Ang bilis. Ay, ganda siya. Ang tawa? Ang baklang taga na botas. Nabotas. Ang baklang ay dinera. Oo, oo. Gusto ka na yung baklang na botas. Ay, butas. Yung baklang, ha? Sano mo? Pero ang importante, kahit may kapansana ka, mahal na mahal. Hindi ka na dinori na iba. Anyari na, ikot mo ulit. May cake pa ba? Ito ang mga kwento ni Petit Brockovich. Kwento ni Lola Bashers. Lola Bashers. Ayan, sa mga kaanggol, kung bet nyo pang mapakinig ang mga kwento ni Petit, abangan nyo sa kanya. So na-enjoy nyo talaga? Oo, super. Ano mo yun, ano lang kasi to, parang andito nakatambay kami. So ano ba naman yung magkaroon ng debate? Yeah. Saka nakakabis na tumawa. Nakakabis tumawa. Natawa kayo, madam. Totoo, bibihira kayo magkaroon ng moment ang ano, baklang nabotan.
So I would like to thank Madam Ellie and Nay Petite for the opportunity that you're having for me and for us. Yes. For the happiness, care, and lovable. Paano mo nagagawa? Paano mo nagagawa? Ali ka ba? Paano mo naiisip yung mga bagay-bagay hindi sumasagi sa amin? Nagsasabot. Hindi, pero thank you so much. I love you, mga anak. Alam I love you, na. You're welcome, man. So, mga ka-angod, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Nay Petite. Hindi, kalimutan may hugot na, may burog. Mapaganda kayo, ito po, baklang nabota. Sa intro ko yung ito, ito yung nabota. Yeah. Talaga? Oh, ang baklang nabota. Ganun daw. Paano yung tono dapat? Yung magandang tono? Ito po, baklang nabota. Energy na. Uh-oh. And also kay Madam Ellie sa pag-invite dito sa kanyang baler. Thank you, Madam. I'm always happy to have you here. Simula nung bata kayo, alam nyo yan. Ang sarap ng kaldereta. And also kay BNT Joven, kay Lumuel, and kay GM. Also sa aming channel na BNT Production. So thank you so much, guys. Hanggang sa muli. Maalam. Bye.